Kahapon ay dumating na nga si Kai Soto sa Japan at nakasama na ng ating big man ang buong squad ng Hiroshima Dragonflies para sa kanilang bakbakan sa March 8 laban sa Ryukyu Golden Kings, kung saan nandun at nauna na nga itong ating Pinoy basketball prospect na si Carl Tamayo. Magiging maganda ang chemistry ni na Kai Soto at ang squad ng Dragonflies para sa mahaba nilang paghahanda. Si Kai Soto nga mga idol ang most tallest B-League player in the history. Sa mga previous video ng ating channel ay napag-usapan natin ang matagumpay na negosyasyon sa pagitan ng kampo ni na Kai Soto at ang Hiroshima Dragonflies. Magandang boost ito para sa koponan ng Hiroshima. Nasa magandang status ngayon ang koponan ni na Kai Soto with 28-10 record at panglima sa standing. Sa 2 months na kontratang nakuha ng ating big man ayon sa mga report na ibibigay talaga nila ang hinihingi ng maraming fans ng ating pambato ang magkaroon ng mahabang playing time na pinagkait noon ng NBL sa Australia. Maraming mga Pinoy basketball fans at libu-libong Japanese fans ni Kai ang excited na sa paparating na laban dahil inaasahan na mas lalong lalakas ang koponan ng Hiroshima sa pagdating ni Kai Soto. Makakasagupan ni Kai ang mga Japanese and foreign center. At di lang yan mga idol, may mga legit NBA player import pang makakarap si Kai Soto. Pero siguradong pag nabigyan ng mahabang playing time si Kai Soto ay dudominahin niya ang mundo ng Japan Basketball League sa pamamagitan ng kanyang 7'3 na tangkad at magagamit ng ating pambato ang kanyang karanasan sa NBL. Alam natin nagigil itong si Kai Soto dahil bitin ang minuto ng kanyang paglalaro para sa Adelaide 36ers. Pero sisiguraduhin ang ating pambato na ibibigay niya ang best play niya sa Japan B-League kasabay ng paghahanda niya para sa NBA Summer League. Samantalang malapit na ang laban ng Gilas Pilipinas sa paparating na 6th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isang nakakabahalang balita para pa rin sa ating big man na huwag naman sanang mangyari na baka sa gaganaping FIBA World Cup ngayong August ay hindi isasama ni Chat Reyes si Kai Soto sa kabila ng pagtanggi nito sa alok ng SBP at mas inuna pa daw ang commitment sa ibang lahi. Dismayado nga ang ating head coach na si Chat Reyes sa nangyari pero baka lalangawin ng arena dahil sa sobrang mahal ng ticket. Unlike sa 4th window na 10,000 pesos ang kataasan compare sa ngayon na mas lalong tumaas, nasa 16,000 pesos ang halaga ng courtside VVIP. Well, parang bonus game na lang din kasi itong last window dahil pasok na din naman tayo para sa FIBA World Cup. Pero sa likod nito ay parang may malaking rason talaga itong si Chat Reyes na sobrang paghahabol kay Kai Soto. Pero good luck pa rin mga idol sa ating national team maging sa new journey ni Kai Soto. Kung nagustuhan mo ang mabilis ang update na to, please like, share and subscribe mga idol.